Para sa ating quarter 3, week 6, sa ating paksa ay mga hakbang na nagsusulong ng pagtanggap sa kasalanan. Ano nga ba ang pagiging isang homosexual? Diba, didiscuss na natin kung ano ang konsepto ng homo at heterosexual. Kapag pinag-usapan ang hetero, from the word hetero is iba't iba. Ibig sabihin ay isang taong heterosexual ay na-attract sa kanyang opposite sex o sa ibang kasarian na meron. Ibig sabihin kapag kalalakihan, na-attract siya sa mga kababaihan o kababaihan naman ay na-attract sa kalalakihan. So, dalawang kasarian ang umiiral dito. Samantalang homosexual ay from the word homo, isa, nagkakaroon siya ng attraction, nagkakagusto siya sa kapwa niya kasarian, isang kasarian. Ibig sabihin kapag kalalakihan, nagkakagusto siya sa kapwa niya lalaki. At kapag babae naman ay nagkakagusto sa kapwa niya babae. So, paano ba nagkakaroon ng pagladlad o pagpapakita at pagpapahayag ng kanyang tunay na kasarian? So, una, pag-alam sa sarili. So, nagkakaroon ng proseso ang isang tao kung ano nga ba ang kanyang preference, kung ano ang kanyang gusto talaga na maging kasarian. Ibig sabihin, gender. Kung siya ba ay tunay na lalaki, babae, o nagkakagusto siya sa dalawang kasarian, o kaya naman ay nararamdaman niya na siya ay isang babae, kahit na lalaki ang kanyang physical na katawan, or vice versa. So, sa prosesong ito, hindi agad-agad na maiisip at ma-realize ng isang tao ang kanyang kasarian. Kailangan niyang iproseso, kailangan niyang alamin sa sarili niya kung ano nga ba ang kasarian na nais niya. Kapag nalaman na niya ang kanyang preference o kagustuhan, ay magkakaroon na siya ng pag-amin sa ibang tao. Kukuha na siya ng mga maaring pagtanungan niya o kaya naman ay maaring kumausap sa kanya upang mas lalo niyang ma-realize at makita kung ano nga ba ang preference niya. Kasi magkakaroon pa ng confusion dito. At pag inamin na niya sa ibang tao, nakaranas siya ng pagtanggap, mas lalo niyang makikita ang kanyang kagustuhan. At syempre, magkakaroon din ng ibang epekto ito kapag hindi naman siya tinanggap ng mga ibang tao. So, katulad niya doon sa ano ni Vice Ganda, na alam na niya na sa sarili niya na isa siyang parte ng LGBT. Ngunit dahil sa surrounded siya ng mga tao, particularly ang ama niya, na hindi sang-ayon sa pagiging kasapi ng LGBT, kaya nagkaroon pa siya ng pag-hold back. Hindi niya pa ipinakita, hindi niya pa iniladlad ang kanyang kasarian. So, pag-amin sa ibang tao, natanggap siya o hindi siya natanggap, alam na ng ibang tao. At nakikita niya na merong sumusuporta sa kanya at hindi sumusuporta sa kanya, pero alam niya sa sarili niya na kaya niyang ipaglaban ang gusto niyang kasarian. Kaya nagkakaroon na ng pag-amin sa lipunan. Lumalantad na siya. Kahit na anuman makita ng lipunan, anuman ang magi-reaction ng lipunan, ay nagiging handa siya sa mga ito. Dahil nga, alam niya na sa sarili niya kung anong kasiraan ang gusto niya, mayroong mga tao na tumanggap sa kanya at tanggap niya kahit hindi siya tanggap ng ibang tao. At kung at nung nilabas niya ito sa lipunan, ay mas naging handa siya sa mga pwedeng mangyari ang mga oportunidad na makukuha niya at mga oportunidad na maaaring hindi niya rin makuha dahil sa pinili niyang kasarian. So, ang pinaka-issue ng kasarian ay pagkakapantay-pantay. Hindi lamang ng mga LGBT, kundi mga kalalakihan at kababaihan. So, yan ay ang patuloy na binabattle o nilalabanan ng iba't ibang kasarian sa kung paano magiging pantay ang tingin ng bawat isa sa kung anong kasarian ang ating piniprefer o ginugusto. So, sitwasyon ng pagkakapantay-pantay. Meron ditong apat na termino. Gender identity,
gender expression, biological sex, and sexual orientation. Para mas lalo nating maintindihan kung ano nga ba ang pinagdadaanan ng iba't ibang grupo ng LGBT o kaya naman kababaihan o kalalakihan, kailangan natin makita ang pagkakaiba ng mga ito. Pag sinabing gender identity, how you think about yourself? Ibig sabihin, ano yung perspective mo o ano nakikita mo sa salamin kapag nakikita mo ang sarili mo? Ikaw ba isang lalaki? Isang babae? Nagkakagusto ka ba sa iba? Kung ano yung pagtingin mo sa sarili mo bilang ikaw, bilang ano yung nararamdaman mo, yun ay ang gender identity. Ibig sabihin, either male, female, kaya gay, lesbian, transgender, lahat ng yan, kung ano yung pagtingin mo sa sarili mo, perspective mo na walang opinion ng iba, yun ay ang gender identity, pagtingin mo sa sarili. Ang gender expression naman, kung paano mo ipinapahiyag at pinapakita ang iyong kasarian. Kung how you demonstrate your gender, sa pamamagitan ba ng pananamit, sa pamamagitan ba ng pagsasalita, sa pamamagitan ba ng pagkilos, sa pamamagitan ba ng iyong pangalan, sa pamamagitan ba ng iyong trabaho, na sa isang tao kung paano niya ipinapakita kung anong gender ang gusto niya. Siyempre, kung ikaw ay isang lesbian, papakita mo sa iyong kilos. Maaaring yun sa pananamit. Pwedeng papalitan mo din ang pangalan mo. Maaari din na papalitan mo din yung circle of friends mo. So, nakadepende sa tao kung paano niya express ang kanyang kasarian. Meron naman na, alam niya, di ba meron naman mga tao dito mga gay, kaya naman ay pusong babae. Pero makikita mo ang kanilang katawan ay napakalaki. Kanilang pananalamit, hindi naman nila kailangan magsuot ng pambabaeng damit. Pero, in-express nila ito through their kung paano sila magsalita, on their words, on their way of living. So, hindi na nila kailangan ipakita sa kanilang pananamit, kundi sa kanilang paano nila ipapamuhay ito. Biological sex, syempre ito yung mga hormones talaga sa katawan natin, chromosomes, organs. Wherein, syempre, scientifically speaking, ay meron lang tayo male and female. Male hormones and female hormones, male organs, and female organs. Sexual orientation, physical, spiritual, and emotional attraction. Kung kanina, yung pagtingin mo sa sarili mo, gender identity yun. Yung sexual orientation, ano na yung nararamdaman mo kapag merong ibang tao? Ano yung kung saan ka na-attract? Siyempre, kapag lalaki ka at na-attract ka sa babae, ikaw ay lalaki. Kapag ikaw ay babae, na-attract ka sa lalaki, lalaki ka. Kapag ikaw ay isang lalaki na na-attract sa lalaki at babae, bisexual ka. So, ang ibig sabihin ng sexual orientation, hindi na ito tungkol sa pagtingin mo sa sarili mo, kundi kung ano ang mga bagay o tao na nakakapag-attract sa'yo. Kung lalaki ba, babae, or same, or transgender, etc., etc. So, yun yung pagkakaiba ng apat. So, isa sa mga malakihang kilusan o naging hakbang ng mga kababaihan upang itayo ang kanilang karapatan, ipaglaban ang kanilang nararapat na oportunidad na mapunta sa kanila ay mga suffragette. So, ito yung mga kababaihan noon na kung saan dati kasi hindi pwedeng bumoto ang mga babae. Ang kailangan lang nilang gawin sa bahay, magsisindi ng asawa, sila yung gumagawa ng mga gawaing bahay. Wala silang masyadong oportunidad sa pag-aaral, sa politika, sa livelihood, etc., etc. So, ito ay ang mga grupo ng mga kababaihan na kung saan ang unang pinaglaban nila ay ang pagboto ng mga kababaihan. Wherein, syempre, dahil isa silang parte ng komunidad at lipunan, isa sa mga responsibilidad dapat nila bilang isang babae ay makapamili ng mga pinuno na mamumuno sa kanila. So, isa sa pinakaunang pinaglaban nila ay ang
kalayaan nila at karapatin nila para makapag-vote. So, yan ang sitwasyon. Then ay sa United States, kung saan tumayo ang mga kababaihan upang ipaglaban ang karapatan nila sa kanilang pagpapahayag ng opinyon sa pamamagitan ng pag-voto. Yan. So, ano ba yung mga sitwasyong panlipunan? Ano nga ba ang nararanasan ng isang tao, kahit anumang kasarian niya, sa lipunan natin? So, firstly, ay ang edukasyon. So, kung ikukumpara natin ang edukasyon noon at ngayon, noon, mas priority ang mga kalalakihan, mayayamang kalalakihan sa pag-aaral. Sila yun ay ipapadala sa ibang bansa o kaya naman sila ay tinatanggap sa mga prestigiyosong mga institusyon. Samantalang ang makababay, matututo lamang sila kung anong tinuro ang nanay nila, kung anong tinuro ng kanilang pamayanan na hindi na kinakailangan pumasok sa eskwela. Ngayon, nagkakaroon na ng karapatan ang mga kababayan at kalalakihan at mga LGBT kung anong kursong kunin nila, kung saan nila gusto mag-aral. Minsan meron pang mga universidad na kahit anong suotin mo, kahit anong kasarian mo, kahit ano yung gusto mong makuha bilang isang mag-aral, nabibigyan ka na ng oportunidad. Sa politika naman, katulad niya kanina, may mga bansa pa rin hanggang sa kasalukuyan na hindi pwedeng bumoto ang mga kababaihan. Pero ngayon, pati mga presidente na mumuno sa isang lugar o maski sa ibang bansa na bibigyan ng pagkakataon ng mga kababaihan. Ngunit noon, ang trabaho lamang ng mga kababaihan ay magsilbi sa pinunong lalaki. Dato, iba sa Pilipinas, dato, raha, mga alagad ng simbahan, ang mga nagsisilbi at nagiging tagapaglingkod ay yung mga kababaihan. Pero ngayon, nagkakaroon na sila ng pagkakataon na mailuklok sa mga matataas na posisyon sa pamahalaan. Ayan, kultura. Siyempre, sa kulturang Pilipino, noon, siyempre, patriarchal tayo. Ibig sabihin, ang mga kalalakihan ang ama ng tahanan, sila ang haligi, sila ang dapat na mamahala sa pamilya. Samantalang ang mga kababaihan, sila ang nagsisilbi, sila ang nag-aayos ng bahay, etc. etc. So, yun yung kultura ng maraming bansa sa mundo na kung saan kapag lalaki ka, dapat ikaw ang nagtataguyod sa pamilya. Dapat ikaw ay malakas. Dapat ikaw ay sinasandalan ng pamilya. Samantalang mga kababaihan, sila ang tagapag-alaga lamang. Na ngayon, ay nabasag na rin ang stereotyping na to. Na kung saan, maaari na ang mga kalalakihan na magtratrabaho sa bahay. Samantalang mga kababaihan naman ay ang magtratrabaho sa iba't ibang mga kabuhayan, trabaho o kumpanya. So, ekonomiko. Siyempre, kapag pinag-uusapan ng ekonomiko, ang magtratrabaho lamang ay ang mga lalakihan. Samantalang ang mga kababayan, sila nang nagbabudget, sila nang nag-aayos. Ngayon, makikita na natin na kahit anumang klase ng trabaho ay pwede nang basukan ng mga iba't ibang kasarian. Dati-dati, ang chef nagluluto ay mga kababaihan lang. At ang mga nagko-construction ng mga kalalakihan lang. Ngayon, dalawa na nagkakaroon na ng palitan. May nagko-construction na ng mga babae, meron nagiging chef ng mga babae, may mga mananahi na ng mga lalaki, at meron nating mga engineer ng mga babae. So yun, nagkakaroon na rin ng pagpapalit o pagbasag sa pagtingin ng mga tao sa kasarian sa larangan ng paghahanap. So, ano naman ang konsepto ng paglabag ng karapatang pantao? Saan aspeto nagkakaroon ng hindi pantay at hindi pagsunod sa karapatan ng bawat tao? Yan. So, syempre, kailangan natin alamin kung anong mga karapatan ng isang tao. Mapalalaki, babae, matanda, bata, LGBT pa yan, kabataan man yan. Ano ang mga karapatan ng iyo? Ang karapatang sibil, ibig sabihin ng karapatang mabuhay. Ano nga ba ang mga bagay na bumubuhay sa atin?
karapatang kumain ng 3 beses sa isang araw, karapatang mabuhay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maayos na tahanan, ayos na damit, at sapat na kita para buhayin ang pamilya. O karapatang sibil yun. Pag sinabing karapatang political, ito naman yung may kinalaman sa pamahalaan. Karapatang bumoto, karapatang ihayag ang ating sarili, karapatang sabihin na ang mga concern natin na ang re-resolve ay ang mga tao sa pamahalaan. Karapatang panlipunan, ibig sabihin, nakikita natin sa lipunan like edukasyon. So, dapat meron tayong karapatang makapag-aral, karapatan na magkaroon ng maayos na kapaligiran, karapatan na tahimik at ligtas na kapaligiran na walang sakit o epidemya na maaaring maging maapektuhan tayo o kaya naman karahasan, diskriminasyon na maaaring matamasan ng tao o maranasan ng mga tao. Samantalang karapatang pangkabuhayan, syempre, karapatan na maghanap buhay para sa pamilya, pagsasaka man lang yan, pangingisda, paghahanap ng trabaho, karapatan na mga bawat tao yan na kahit ano man ang pinanggalingan mong eskwelahan, kung ano man ang natapos mo, merong mga trabaho na maaaring pasukan ng isang tao para buhayin ang kanyang sarili. At syempre, karapatang kultural. So, pagrespeto sa paniniwala at tradisyon, relihiyon na meron ka, na kahit anumang lahi at kahit anong pangkat etniko ka nabibilang, kailangan na maranasan mo at makamtan mo yung mga karapatan na para sa'yo, kahit anumang pinanggalingan mong mga pangkat etniko, kung ano man ang pinaniniwalaan mong tradisyon at mga paniniwala. So, ano ba yung mga anyo ng paglabag? Paano ba nalalabag ang karapatan ng isang tao? First ay syempre physical. So, yun nga, pang-abuso, pagmamaltrato, physical yan. Minsan, pagkagutom, yan ang karapatan, di ba? Karapatang sibil, pagkagutom. Sa psychological naman, psychology, pag-iisip, ibig sabihin, natotrauma ang isip mo dahil sa mga naririnig mo, sa mga pinagdaanan mo, sa mga nararanasan mo, napapansin mo, nakikita mo sa iyong lipunan. Emotional. Dahil nakakaranas ka ng diskriminasyon, nakakaranas ka ng mababang pagtingin sa iyo, nalalabag ang iyong karapatan bilang isang tao upang mamuhay ng tahimik, maayos, upang buhayin ang sarili mo, upang magkaroon ka ng sapat na kaalaman sa edukasyon dahil nga, ang mababa ang pagtingin nila sa iyo. So, structural, syempre, ang structure, ibig sabihin, antas ng lipunan. So, hindi porket mahirap ka, o kaya average, or mayaman ka, dapat kung ano lang natatamasa ng mayaman, kung ano ang natatamasa ng mayaman, hindi pwedeng matamasa ng mga mahirap. Katulad ng hustisya. Hindi porket mayaman ka, dapat nasa iyo lang hustisya. Kundi pati sa mga nasa karalitaan. Ibig sabihin, mahirap. Hindi naman porket mahirap ka at natatamasan mo yung discount. Di ba nagkakaroon ng discount ang mga senior citizen, mga PWD. So, dito, makikita natin na kahit na iba't ibang antas naman ng lipunan, basta nasa isa silang mga klasifikasyon ay dapat nararanasan nila ang mga oportunidad na ito. So, ibig sabihin, hindi din dapat naangkop sa antas kung ano yung karapatan na dapat natatamasan. Mayaman ka man, mahirap, or normal, or average man ang iyong buhay, dapat pantay-pantay ang karapatan na nararanasan mo. Karapatan pumili ng reliyon. Hindi porket mayaman ka, dapat ikaw lang may karapatan. Dapat pati yung mga may hirap na tao. Yan. So, sitwasyon physical. Yan. So, physical abuse, hindi naman sa kalalakihan o kababaihan, kundi sa mga bata, matatanda, at mga iba't parte ng iba't ibang pangkat etniko.
And psychological. So, syempre, ang pinanggagalingan ng psychological na problema ay yung mga naririnig sa iba't ibang tao, pagtingin ng tao, o kaya naman ay karanasan, trauma na nararanasan sa pagtrato ng iba't ibang klase ng tao. Emotional, syempre, isa sa mga emotional state, yung mga niloloko, yung mga nawalan na ng tiwala dahil patuloy nila napapagdaanan ang mga heartbreaks, o kaya naman ay sinisira ng ibang tao ang tiwala nila, kaya sa susunod na magkakaroon sila ng kakilala, o kaya naman kaibigan, o kahit sino man tao na maaaring makipag-socialize sa kanila, ay nagkakaroon ng holdback kasi naranasan na nila ito at na pagdaanan nila ito emosyonal. Yan. Siyempre, structural. Nakikita naman natin dyan, kung sino pa ang mayayaman, sila talaga ang umaangat, sila ang nakakatamasa ng mga oportunidad, samantalang yung mga mahirap, lagapak na talaga sa kahirapan dahil hindi sila nabibigyan ng oportunidad upang paunlarin ang kanilang buhay. So, yan ang paglabag sa karapatang pan